Angelo. Anong ginagawa mo dito? Susundin ko si Ina. Perfect timing. Kakagawa lang yan ng dinner para sa akin. Kung gusto mo, sabayan mo na ako kumain. Alam mo kasi kami ni Angelo, we cherish each other. Noon talagang lagi kaming sabay kumakain. Siya ang tagapagtanggol ko, ako din naman sa kanya. Lagi niya akong pinoprotektahan. Kaya siguro ngayon medyo may pagka-protective kami sa isa't isa. Kasi syempre, mahal ko siya at siya naman, mahal na mahal din niya ako. Di ba, anak? Yes, ma. May problema ba? Ano naman ang magiging problema? Eh, nag-uusap lang naman kami ni Ina. Ina, how's your first day? Okay naman? Okay naman ba? Okay naman. Ganyan lang naman talaga sa mga bagong pasok sa opisina. Mag-a-adjust ka talaga. Kahit sa naman eh. But I guess, okay naman yung naging first day ni Ina. Right, Ina? Excuse me po. Sir Angelo, tumawag po yung parking assistant. Nag-a-alarm daw po yung kotse nyo. Okay. Di bale. Pababa na kami ni Ina. Alam mo, Angelo, asikasuhin mo na muna yung kotse mo. Kasi may mga kailangan lang akong ibilin kay Ina at saka may kailangan pa siyang ayusin sa kitchen. Punta na natin sa kitchen, ha? Pinapatawag niyo na ako. You did that on purpose, didn't you, David? Pinapunta mo ako sa orphanage na yun dahil alam mo na doon nagpupunta si Eduardo. So, okay ka lang ba talaga, Ina? Kasi alam mo kung merong problema, pwede mo naman akong kausapin. Actually, alam mo, pwede mo naman kausapin si Angelo kung merong problema. Di ba yun naman talaga ang dapat? Kasi alam mo, lahat naman ng bagay na dadaan sa maayos ng usapan. Madam, alam ko pong hindi niyo ako gusto. Naintindihan ko na si Angelo, siya lang po yung tagapagmana lahat ng meron kayo. Pero nung sagutin ko po kasi si Angelo, hindi yun dahil sa mayaman siya. Pero dahil mahal na mahal ko siya. At hindi po ako susuko. Gagawin ko lahat para pakitunguhan kayo hanggang sa matanggap niyo ako. Okay. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Dahil ang gusto ko lang naman, makasiguro sa babaeng pinipili ng anak ko. Yun lang. Makakaalis ka na. Ma, hindi mo ba nagusto ni nakita mo? Ma'am, I want you to see the side of Eduardo that you don't see. Yung lagi kong nakikita. I don't care! Sa ginagawa mong pagkampi sa kanya, ako ang sinasaktan mo! Ma'am, wala akong intensyon na saktan ka! Yun ang nararamdaman ko! Bakit parang mas okay sa'yo na masaktan ako para lang kay Eduardo? No, ma'am. Sa
Sa bagay, sino nga ba ako sa'yo? You're my mom. I'm sorry. I'm sorry, Mom. Ina, ngayon tayong dalawa na lang. Sabihin mo nga sa akin, okay ka ba talaga dyan? Sabi sa akin, Mama, okay, pero pag tinitignan kita ngayon, parang... Medyo mahirap pala talaga magtrabaho sa Mama mo. Pero okay ako. Bakit? May ginawa na naman ba siya? Pinaalala lang niya sa akin kung gaano kakahalaga sa kanya. At pinatunayan ko naman na kaya ko. Kaya nakadapat ipag-alala. Sabi ko na nga ba, hindi magandang idea to eh. Kausapin ko na si Mama. Huwag! Kailangan ko malampasan to. Hindi mo kailangan gawin to. Gusto ko patunayan sa Mama mo na hindi ko siya susukuan. Kaya huwag ka mag-alala. Kakayanin ko to. Uy, una na kami ah! Bye! Sige. Amboy, galit ka pa ba sa akin? Kailan ba tayo magkakayos? Eh, Goy, huwag mo pilitin pag-ayaw, ha? Ano ba yung problema mo, Amboy? Problema? Gusto mo malaman kung ano problema ko? Nagsiselos ako. Amboy, ano ba sabi ni Libby nung nag-usap kayo? Wala. Sinabi niya lang yung totoo. Totoo? Crush ka niya at humingi na siya ng tulong sa akin para mapalapit sa'yo. Eduardo! Nagpunta. Tumatawag ako sa opisina mo eh, wala ka naman daw dun. Wala, nagpunta lang ako sa orphanage na sinusponsoran ko. Ano? Nagpunta ka ng orphanage? Eh bakit hindi mo pa ako sinama? Di dapat nasama ko si Tita Baby. Alam mo, no need to publicize it. Ay, not until now, Eduardo. Dapat ngayon lahat ng galaw mo, pinapamedia natin. Yung mga madre bang yan, sigurado kang boboto. Hindi na. Ayokong mahahaluan ng politika yan. Hayaan mong gawin ko mag-isa yan. Ano ka ba? Eh si Buburol kahit na anong gawin, maliit o malaki, pinapamedya niya. Sa susunod na pupunta ka doon, sasama ako ha. Mag-isip-isip ka na ngayon pa lang. I want you to see the side of Eduardo that you don't see. Hina, anak. Hindi ka pa ba magpapahinga? Gabi na, tama na yan. Sandali na lang po, tatay. Pagkatapos, tutulog na rin po ako. Mabuti naman at pumayag ang buhay na corporation na
pag may klase ka, papasok ka muna. Mukhang okay naman yan, anak, ano? Opo, Tay. Ang iniisip ko na lang po, mas malaking sweldo ko dito sa Venacorp. At saka kung tutuusin, parang nag-level up na nga, Tay, diba? Kasi yung mga pinagluluto ko ngayon, mga mas mataas na tao na. At kapag pumasa yung luto ko sa panlasan nila, ibig sabihin, karapat-dapat kung ano yung binigay sa akin ngayong posisyon. Anak, karapat-dapat ka sa posisyong executive cook. Ay, lagi mong tandaan, anak. Espesyal ka. Espesyal ka. Karapat-dapat ka sa kahit na ano o kahit kanino. Good morning. Morning, ma. Si Lia. Pababa na rin. Kare-kare for breakfast? Ikaw nagluto niyan? Yes, ma. Di ba paborito mo yan? Sabi mo walang pinipiling oras yan. Nakaka-good mood. May kailangan ka, no? Ma, about Ina. Alam kong stricto ka sa mga empleyado mo. Alam ko rin na makakayanan ni Ina. Dahil magaling siya, madali siyang turuan. Pero natatakot ka. Na baka hindi pa rin siya pumasa sa akin. Ma, kaya lang naman ako pumayag kasi naniniwala ako na pag lagi kayo magkasama ni Ina, magiging close kayong dalawa. Magiging okay kayo. Kasi alam kong mahal mo ako. Mahal kita, kaya sinusubukan ko, hindi ba? Kahit naman itanong mo kay Ina eh. Nagiging fair lang ako sa kanya at sa lahat ng mga empleyado ko. Angelo, anak, believe me. I'm trying. Pero one step at a time, ha? Distraction. Together with the Empress, Madam. Siguro naman alam mo na kung anong ibig sabihin. Sino ba yung tinutukoy ng Empress? Madam, sino ba yung babae sa buhay mo ngayon na nagpapasakit sa ulo mo? Ngayon, pasto pang ina makasbak. Yun na. Madam, siya ang magiging sanhi ng pagbagsak mo at ang pagbagsak ng anak mo. Madam, kapag hinayaan mo yan, ikalulugmok niyo ito, Madam. Madam, mga barahan ang nagsasalita. Hindi. Bago akong pabagsak ni Ina, siya muna pababagsakin ko. Miss Powers, are you?
Okay. Thank you. Roma? Yes, miss? Can you give me an update on Diego and Lourdes? Right away. Dapat di mo na sinabi sa mama mo eh. Baka isipin pa na nagreklamo ako. Sinisigurado ko lang kung okay ka doon, ha? Kasi kung may problema sa Buena Corp, sasabihin mo sa akin agad, okay? Kamusta ba nung kayo ni Bebe ang ka? Okay na kayo? Ang ayata yun, tapos viral pa. Gutom tama. Gutom na gutom? Sikat na siya, grabe. Kayaan niya siya. Masisigat pa yan. Ano lang to, di ba? Tapos nagsiswi. Uy, viral ka ngayon ah. Oo nga, girl. Di ba ikaw yun? Oo, yung sa YouTube, grabe. Sikat na sikat ka ngayon. Yung nag-gate crush, tapos nagnanakaw ng pagkain. Sorry, hindi ko lang yung mga pinagsasabi niyo. Hindi ako yan. Girl, ikaw na ikaw yun! Huling-huli ka kaya sa acto? Gusto mo manood ko sa'yo? Simula nang hindi ko siya pinakopya, hindi pa rin niya ako pinapansin. Tapos sa klase namin, lumipat siya ng upuan. Yama na. Ilipasin naman ito, Pakman. Tama na. Please, leave me alone, please. Sige na, mabadami lang ito ng hit sa, ano ko, sa channel. Sumigat lang yung sarili mo. Bakit ba ginawa yun, Bea Bianca? Si Bea Bianca. Sikat na, sikat ka na. Please, tama na. Ayaw. Bilis na. Oy, tama na nga yan. Ay, teka! Kaya siya yung hot chef sa yung may pinaglulutong mystery girl. Oh, yun. Siya yun. Siya yun. Tama ka. So, Angelo, who's the girl of your dreams? Kaya ako lang naman yun ginawa dahil iniisip ko yung mga lola ko eh. Oo. Nagnanako ako ng pagkain. Para mapakain ng masarap ang mga lola ko. Bakit? Hindi nyo ba yung gagawin para sa mga taong isinakripisyo na ang buong buhay nila para lang itaguyod kayo. Angelo, please, darin na stop. Ano mo namang ginawa ko lang yun para kay Ma'am C? Siya ba yung girl of your dreams mo, Angelo? Siya ba yung pinagluluto mo? Siya ba yun? Siya ba yun? Madam, ito po yung mga permits na hinihingi ng Buena Corp sa Kapitolyo para magmukhang official business ang transactions. Good job, Mark. You may go. Madam, about dun sa pag-visit ni Gov sa orphanage yesterday, talaga bang pumayag kayo na hindi gamitin yun for publicity? Wala siyang kasamang media dun. Actually, hindi ako pumapayag. Pero napakatigas ng ulo ni Eduardo. Kaya next time, please make sure na meron siyang kasamang media para makover na yun, ha? Kahit na yesterday's was a little bit special. What do you mean? Kasi, andun si Miss Powers. Chance na yun, eh. Katulad ng campaign ni Boborol, kung meron lang saan tayong clip na magkasama si Miss Powers at si Gov, magagamit sana natin yun. And I think merong picture si Gov na magkasama sila. Tignan mo nga naman. Tapos ako ayaw nang isama. At si Miss Powers ang gustong kasama? Isipin nung kumakalat yung video na yun. Nakakalimutan din naman yun ng mga tao eh. Ina, iba to. Hindi to kagaya na nangyari sa'yo. Kitang-kita yung mukha ko. Paano yun makakalimutan ng mga tao? Bebianca, huwag mo na lang kasi ulitin yun. Ang mali, mali pa rin yun kahit para sa mabuti. Hindi ka na natuto sa mga pinagdaanan namin ng kuya mo. Di bali, wala naman tayo magagawa. Nangyari niya. Tama na, huwag ka naman. Thanks, Angelo. Buti na lang dumating ka at nilayo mo ako sa kanila. Nandito kami ni Ina para sa'yo. Miss, I just found out na ngayon daw nakaschedule ang kasal ni Diego at Lourdes.
nagkasala po ako sa taong pinakamamahal ko. Niloko ko po siya. Marami akong nilihim sa kanya. Nahihirapan po ako ngayon kasi gusto ko nang sabihin sa kanya yung totoo. Bakit hindi yun ang gawin mo? Dahil baka hindi po niya ako mapatawad. Ayoko po siya mapahamak. Ayoko po mawala siya sa akin. Sa tingin mo ba, ngayon na dinadala mo ang kasinungalingan sa puso mo, hindi ba siya mapapahamak? Ang tanga. Hindi mo nga alam kung sisiputin ka ng pakakasalan mo. Father, kailangan ko na po bang sabihin sa kanya ang totoo? Anak, ang pundasyon ng matibay na pagmamahalan ay katapatan. Iyon ang magpapalaya sa iyo. Lourdes. Pinasikaso ko na mga papeles mo papuntang Malaysia. May plane ticket na rin dyan. Makakalis ka na ng bansa. Umalis ka na, Lourdes. Gawin mo to para sa sarili mo. Pero may reason kasi. Reason? Angelo, have you seen this? Come here, no. Everyone's asking kung si Baby Anka yung tinutukoy mo sa video. Kung siya ba si mystery girl of your dreams? Ito, may answer ka agad. Please, no, sir, just stop. Ano mo naman ginawa ko lang yun para kay Mamsi. Oh, bayad na ako ah. Sa video nung nagnakaw ko ng food at sa video namin ni Angelo kanina. Kahit hindi mo naman ako bayaran. Upload ko pa din naman yun. Interesting kaya. Naninigurado lang ako. Tsaka gusto ko maganda yung pagka-edit sa angle ko eh. Hay, baliw ka talaga, Bea Bianca. Sa susunod, ako ulit kunin yung videographer ah. Pagdasal mong sumikat ako. Bakit ka nagsinungaling sa akin? What do you mean? Eto! Nagkita kayo ni Amor sa orphanage nang hindi mo sinasabi sa akin? Eduardo, asawa mo ko! Dapat lahat ng detalye alam ko! Hindi ba ikaw nagsabi na okay kayo ni Amor? Na wala siyang issue sa akin at wala akong issue sa kanya? Bakit nagaganyan ka? Eh nagkataon lang naman nagkita kami isang beses. Nagkataon?
Kaya ba ganito yung mga tinginan nyo, ha? Nakuha mo pang itago sa cabinet mo! Wag! Sa'yo siguro nagmana yung anak mo, no? Parehas kayong mahilig sa kusinera? Claudia, pwede ba? Tumigil ka na! Talagang maraming manonood nito? Kaya ako lang parang TV? Sisikat ka na ba ako? Nagnanako ko ng mga opo, pagkain. Moms, para mapakain sila ng mga masasarap. Mabuti na rin na naipaliwanag ko yung side ko. Para malaman nila na hindi naman talaga ako masamang tao. Para makilala nila kung sino ang totoong Bea Blanca. Miss Madam Claudia. Claudia, what a pleasant surprise. Bakit bigla-bigla at ang request mo to see me? I just want you to see this. Baka may gusto kang sabihin.